Habang nagda-drive ako, narinig ko yung kita na umiiyak. Dali lang. Oh, my Lord. Paglingon ko, nakita ko na siya nandun sa ilalim ng ano, nasa kanal. May mga tao naman doon, tapos wala silang pakialam sa kita. Umiiyak na, humingi na ng tulong. Gumawa ako ng paraan. Patulong na lang po ako para ma-rescue yung kita. Nag-umpisa ako na bilang donor 2016, pero napansin ko parang hindi ako satisfied bilang donor. Kaya ako na mismo ang nag-rescue at nagtayo ng shelter kasama ng kapatid kong si Catherine. Nagtulungan kami para maitayo ang shelter at nag-start mag-rescue sa mga abandoned stray dogs and mga pound dogs na ka-line up for euthanasia. Laging may nagre-report sa akin na may ila-line up for euthanasia. Kaya nung pagkakataon na yun, kailangan isave ko yung 50. Ang proseso sa pag-rescue ng mass pound, napaka-laki ng expenses. Kagaya ng pagtutubos ng aso, each dog, 500 pesos. Ang isang transportation na L300, depende sa lugar. Tapos ang expenses ko kasi dito sa shelter, 130,000 monthly. Talagang yung kung may donor, hindi siya ma-accommodate. Hindi pwedeng iasa ng iasa sa donor. Kailangan meron pa rin. Kaya kahit papaano yung extra income. Yung kunyari short na, obligadong magsandla ng alahas. Ganun ang mga minsan solution na ano. Aiden, ano rin, tumor, cancer. Cancer sa mukha. Walang pumapansin sa kanya kasi puro dugo yung mukha niya. May tama, lawit yung mata niya. Ayan, kaya tinanggal na isang mata niya kasi nagkaroon ng tumor. Yung sabi rin ng doktor, maawa na raw, sabi ng vet, euthanasia na lang, patulugin na lang. Pero ipinaglaban namin na pwede siyang mabuhay. Kaya ako nag-exist siguro sa mundong to dahil pagkakulang ng taong nakakaintindi sa kanila. Umunan ka na lang sa akin. Oo. Sige, nandito lang ako. Kamakailan, nirescue ko sila. Mahigit isang taon na nung nireport siya at hiningi ng tulong. Ang sakit ni Lipe na tinawag ko ng Linus ngayon, distemper, viral. Isa siya sa pinaka-deadling sakit ng mga aso. Airborne kasi. Masyadong malaki ang risk. Pero si Lipe, nabuhay. Lumaban. Go, Linus! Good boy! Good boy, Linus! Love you! I love you, Linus! Love you, Linus! Ang side effect sa kanya, may mga involuntary movement siya. May mga neurological twitching. Yung bibig niya, ganun, buka ng buka. Hindi siya makatayo ng diretso pa. Kahit tinawag siyang Lipe, pilay. Kasi yung paa niya sa likod, because of the neurological problem. Dati na akong nag-aalaga ng mga aso. In fact, I was an active member of the PCCI. Nagdo-dog show ako nung araw. Mga purebred Pomeranians. I even competed overseas. Tapos dumating yung panahon na nakita ko na ano ba yung halaga ng mga ribbons, ng mga trophies, ng mga magagandang aso sa loob ng bahay na spoiled. Tapos makikita ko sa labas mga kawawang aso na nasagasaan. Mga payat, may sakit, puro galis. Doon ako nag-umpisang napaisip. Napaka-ironic na makikita natin sa social media. Mga cute na aso, naka-groom, para mga laruan, para mga stuffed toy, para mga manika. Samantalang ang katotohanan sa mundo, lumabas ka ng bahay, maraming aspin, maraming puspin. Ilang taon nang solo kong tinataguyod ang sanctuary. Sariling pera.
May negosyo kami sa Paranaque. May ilang kaming paupahan dati. Unti-unti ko nang inuubos at tinamang bibili. Meron kami isang salon. Buti na nga lang natapos ang pandemya. At kahit papaano, may nadadagdag na kita. Nagtitinda rin po ako ng isda. Tilapia, dito ginagawa yon. May pala isdaan dito sa kabilang pulo. Mga kaibigan ko nung araw, na matataas na tao, mayayaman. Pag nakita ako ngayon, tinatanong ako, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan na itsura mo? Isa lang ang lagi kong sinasagot. Siguro hindi na ako ang dating Karinang kilala nyo. Hindi na ako yung posturyosa, naka-branded na gamit, o yung kasama nyong gumagala kung saan-saan nagpupunta. Pero mas masaya ako ngayon. Never happy. Ang kailangan sa mga Filipino animal advocates and pet lovers is ma-appreciate nila kung ano talaga yung source of problem. And this is a failure to spay, neuter, or kapon. Pero hindi mo masosolve ang problem by adopting. Adoption is good, rescue is good, pero you cannot solve the problem. For example, may baha sa banyo. Yung adoption at saka rescue, yun yung tabo mo. You're trying to lessen the water. But if you're not turning off the faucet, and yung spay-neuter, yun yung faucet eh. Pag hindi mo pinatay yung source, patuloy ka lang na magtatabo nung tubig palabas ng banyo at patuloy na nagbabaha yung banyo mo. I see many groups trying to rescue, trying to save dogs from death row, which is a good thing. But if the root of the problem is not addressed, we will forever be going in a circle and hindi masosolve yung problema. Pag pumunta ka sa vet clinic na private, mahina-hina ang 3,000 to 12,000 pesos sa pagpapakapon. And that's the equivalent of a minimum wage or salary easily monthly. Hindi ka talaga magtataka na walang makakapon sa mga from the lower income groups. Ang sikreto kasi sa animal welfare, sa mga dog pound, spay and neuter, putulin ang ugat, wag ang sanga. Lahat ng aso at ang mga aso natin dito sa Mama's Cradle ay kapon po. So sana din yung mga owners i-implement na ng gobyerno na maging compulsory na talaga yung mga, lalo na yung kapag kami nagkakaedad na, pakapon na lang na. We need a massive spay-neuter program subsidized by the government, and we need regulation of the breeding and the pet selling. Narinig ko yung teta, no? Umiiyak. Dali lang. Paglingon ko, nakita ko na siya nandun sa ilalim ng nasa kanal. Gumawa ako ng paraan para ma-rescue yung tuta. Kung saan taong pagkana, ulap lang. So, na. Sige. I-rescue ko po siya, then in-adapt ko na rin po siya. Nag-medicate po siya kasi nga I'm sure naman nakainom yun ng tubig sa kanal. Talagang okay na po siya. Malambing po siya, natuta. Lagi po siyang sunod na sunod kung saan ako pupunta kahit dun sa CR. Magkatabi kami, lagi matulog. Nung first day niya sa bahay, nung simula nung nirescue ko siya, parang nagka-trauma po ata siya. Habang natutulog siya, umiiyak siya. Simula nun, hindi na siya umalis sa tabi ko. Lagi na siyang katabi ko matulog sa kama. Wala silang boses eh. So, kailangan nila tayo eh. Kailangan nila tayo para maging daan para sa pangangailangan nila. Tayong mga tao lang po inaasahan nila eh. Wala po silang boses para isabi yung mga nararamdaman nila na may sakit sila o nagugutom sila. Oh, my God.